maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, makakasama natin si Doktora. Doktora Stone of Occidental. Dok, kumusta? Hello, Amy. Kumusta? Long time no see. Na-miss kita. Long time no see nga po. Nako. Ano nangyari sa inyo? Ako na itong mga nagdaang bagyo, Dok. Eh. Marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan. Pero napagtagumpayan naman. Yun ang magandang balita. Sana naman yung mga magsasaka sa Nueva Ecija, sa lugar nyo, makabawi agad, ano? Ay, alam mo ba, Dok, dito sa lugar namin, Dok, yung likod ng bahay talaga namin is taniman po ng akpalaya at saka hibe. Okay. Kaya nakalungkot, nakailang harvest pa lang sila, wala na. Nakakalungkot po. Yan ang ano, problema natin sa Pilipinas, eh, sa loob ng isang taon, napakaraming bagyo. Kaya nga, kung naaalala na nyo, itong panahon ng Kastila, di ba, ano, yung mga British, na mas nauna silang nagsasakop ng mga countries, nilaktawan ng kanila daw ang Pilipinas kasi daw maraming bagyo dahil maraming islands. Anyway, ayaw. Nasakop pa rin tayo. Nasakop pa rin tayo ng mga, ano, correct. Mga colonial troops yan. Ang ating guest co-host ngayong hapon, si Dr. Lina Policarpio. Graduate siya ng University of the Philippines. Hindi ko nasasabihin kung anong taon. Ngayon, bukod sa pagiging busy niya sa pag-charity work sa ating PBMA, full-time pa rin naman siya bilang isang technical director ng Asia-Pacific group ng isang multinational company. So, Amy at sa ating mga tagapakinig, in-introduce ko si Dr. Lina Policarpio, ang ating guest co-host ngayong hapon. Hi, Dr. Lina. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating lahat, at ako ay nagagalak na ako ay naging bahagi ng palatuntunang ito. Tama po si Dr. Cora, sabi ko nga sa kanya, paano kaya ako makakashare din ang aking talent sa ating mga magsasaka? Kasi po, hindi nyo natatanong, alam ni Doc Cora yan, ako po ay lumaki sa, I would say, pamilya na nagdaan din sa pagsasaka. Mula sa lolo ko hanggang sa aking ama, ako lumaki sa nag-aalaga ako ng baboy noon para magkatbisyon or baon, pang-enroll daw. So, naranasan kong maglinis ng kulungan ng baboy, naranasan kong magtanim, at na-appreciate ko at na-recognize ko yung hirap ng mga magsasakang Pilipino. So maraming salamat po. Sana ito ay una at hindi huli sa mga pagtulong ko sa palatuntunang ito. Dok! Mga dok! Ngayong araw, meron tayong makakasama. Ayan, surprise kunwari. No? Meron tayong makakasama. Natutulong po sila sa ating mga kasamahang magsasaka. Ito naman ay good news po. Dahil hindi po nag-iisa ang ating mga kasamahan na mga magsasaka, meron po tayong kasama. Kaya nga po sa aming pagbabalik, pag-uusapan po natin, ano ba ang sinag? Wala, ayan, Dok. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Tulad ng nasabi natin kanina, pag-uusapan natin ang sinag o samahan ng industriya ng agrikultura. Sino ba ang mas nakakaalam, di ba? Kundi yung pinaka
chairman ba ito, Doc Cora? Chairman natin at founder, Miss Amy. Yes. Doc Lina, excited ako ngayong araw na to. You know why? Kasi ang ating resource speaker o guest for today is actually a part of, founder din nga siya ng mag-agree na tayo eh. Kaya lang. Oh. Pinakabahan na ako, Doc eh. Yes. I guess yan, nag-invite sa amin ni Doc Sosi dito. So talagang makikita mo sa kanya yung advocacy sa agriculture, hindi ba? So hindi ko na masyadong patatagalin. Hindi ko naman siya masyadong pinaghandaan ng pag-i-introduce kasi marami nang nakakakilala sa kanya. Miss Amy, Doc Lina, si Engineer Rosendo So, isang civil engineer mula sa St. Louis University sa Baguio. Diba, no? Isa sa pinakamagagandang university ng engineering yan sa Pilipinas. Eh. Doon siya graduate. Si Casendo ay isang napakabait na family man, kaibigan ng lahat, businessman at philanthropist. Siya rin nga, nasabi natin kanina, ang founder ng SINAG o Samahang Industriya at Agrikultura. At sa larangan naman ng pagbababoy at pagmamanukan, eh eksperto din siya talaga. And on top of yung piggery nga at saka poultry, eh ano rin siya eh, ano bang tawag daw, magsasaka din siya in the real sense na meron siyang pataniman ng palay at saka ng mais. At the same time, kasangga din siya ng kanyang mga kapwa magsasaka sa Rosales, Pangasinan. Hindi lang sa corn at saka sa palay, alam ko pati sibuyas eh. So, part ng kanyang pagiging isang philanthropist. Ayan, mga kaibigan, ngayong hapon mag-e-explore sa tulong ni Doc Lina at ni Miss Amy si Casendo sa kanyang background bilang philanthropist at magsasaka. Casendong, kamusta po? Matagal na tayo hindi nagkita. Hindi po natatanong ng marami. Kami po ay unang nagkilala mga mid-90s nung ako ay nagsisimula pa lamang sa isang sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. At imagine ang tagal na nun, ano, Casendong. So, time ko na ngayong ma-interview kayo at it's a great honor to do that. So, siguro umpisahan natin, Casendong, paano po nag-umpisa ang SINAG? Yeah. Good morning, of course, to Amy, Dr. Cora, at Dr. Lina. Magandang umaga. Yeah, nag-start ang SINAG. Una kasi, ang ginawa natin is gumawa kami ng crew po yung Swine Development Council. Na-concentrate lang kami sa swine at the time. Around ano yun eh, 2012, yung Swine Development Council, before that, yun ang nagmi-meeting. Pero sumama kasi yung mga grupo ng chicken, sumama yung grupo ng rice, tsaka yung ibang group, no? Kasi yung concern natin sa atin situation sa ating bansa, maraming problema kasi. So, naisip namin na noong 2012 na magtayo ng isang grupo na composed of many groups. Kasi yung grupo ng SINAG, nandiyan din ang ano, no? Abono party list. Nandun yung AGAP party list, no? And yung may ibang kasama natin dati, si Angelo Palmores, ngayon nasa radio station na. May party list din siya dati, no? So, nag-uusap-usap minsan, sabi nila, mas maganda mag-organize ng group. And of course, malaking grupo yung napag-usapan. Of course, rice, sila Joji Ko, sila Bong Insyong naman sa chicken, no? Tsaka si Joji. Oo. Tapos sila Cora, yung grupo ng PBM. Doc Lina, 15 panahon ni si mga presidente noon. Ano, board ako eh. Si Doc Vera, nag-join din yan kasi nag-din tayo. Oh, okay. And of course, yung mga ibang Phil Miller and other group, nag-usap-usap. At gumawa tayo ng grupo itong SINAG. No? Itong SINAG dahil maiwasan yung politics. Ibig sabihin kasi yung dati kasi ginagamit natin abono party list. Chairman din kasi ako ng abono, no? Abono party list. Ang problema,
palaging sinasabi ng government. Kasi kung may problema yung ita, sasabihin nila, ay, pinang politiko lang yun eh. So, tinayo natin itong sinag, at least non-politics, di ba? So, para at least yung message, yung mga problema ng industry, makakarating sa gobyerno. Ang dami pala, no, akala ko sa ano lang, livestock and poultry, pati pala yung pagmamais, tapos sa rice, tapos sa... Yung huli tayong kuneho, kasama na rin ba dito po yun? O ibang grupo rin yun? Yeah, itong kuneho bago lang eh, di ba? Inaano natin, yes, I think si Dr. Sosi, mag-aayos ng isang group na nationwide. So maganda yun, no? Kasi itong kuneho, kung tutuusin eh, konti pa lang, mag-start. And magandang group na pwedeng isama dito sa samahan ng industriya ng agriculture. Mm-hmm. Mukhang maganda yung inyong, sabi nga ni Dr. Cora kanina, advocacy and how you're doing things. Kaya maraming sumasali sa grupo ng SINAG. Kung hindi kasi, 'di ba? Hindi yan makaka-attract ng mga bagong members, mga bagong kasali dahil nakikita nila may magandang nangyayari sa SINAG. Ang isang problema lang, yung mga kaibigan natin na secretary, napipikot na. Ibig sabihin, yung mga ibang secretary sa atin eh. No? Kagaya sila Secretary Artia, malapit din naman sa atin, sila Prosi, Secretary Prosi, no? Tapos si Secretary Manny Pinyon, no? And ngayon si Secretary, lahat napipikot eh. Kasi pero sa atin lang, wala naman, gusto natin talaga makarating. At least makarating yung message natin para at least makorekt nila. Kung makorekt naman nila, maganda naman. Yeah. Diba? Captain Do, congratulations nga sa SINAG kasi yung boses ninyo on behalf of the many sectors of in agriculture talaga namang naririnig. So bahala sila kung mapikon sila. Ang advantage noon, mapikon sila pero actionan nila. Yeah, Dr. Cora, yung ano nga eh, pati NFA na file natin ng kaso, no? Hindi nila pagbili ng palay kasi yung sector ng nakita natin yung sector ng palay, rice farmers, yun ang talagang hindi nakakadating sa government yung mga daing nila. So, kaya very concerned tayo dun sa mga sector na may problema talaga na hindi ma-attend ng government. Yun ang pinapadating natin. Kasendo, excuse me, speaking of palay, Dok Lina, pasingit nga, speaking of palay, nabanggit niya. So, napakaraming magsasaka ng palay sa, di ba, sa Pangasinan, sa paligid ng inyong lugar. Paano naman sila, itong lately, di ba, nagkaroon din ng issue yung rice tarification. So, paano nun inaksyonan ng SINAG yung mga napipintong pagkalugi ng mga palay farmers natin? Yeah, kung tutuusin, no, Dok Cora, yung rice tarification, maganda dapat 'yun kasi kung wala yung kasi yung dating agreement ni natin with WTO is ano lang 'yun eh, parang agreement pero walang tariff dapat yung rice, no? Okay. Pero ginawang 35% yung tariff. So parang inadapt lang ng itong na rice tarification yung 35% na tariff. Dati kasi ang nagpapasok NFA, kung nagpapasok yung NFA, walang tariff yun. So walang nakokolekta na buwis, parang ganun, no? Kasi yung ginagawa ng NFA, nagpapasok, tapos sinasubsidize ng DOF. So itong price tarification, kailangan magbayad yung mga nag-import ng 35%. So ito is protection dun sa magsasaka. Yan ang hindi in-explain. So ngayon, I think yung ASEAN, di ba, tsaka China may ginagawang free trade. Yun, makakaproblema ito kung naayos yun. Kung na-approve yun, baka apektado kung zero tariff itong mga darating dito sa ating bansa. Kasi yung presyo ng palay sa Vietnam and Thailand,
mas mababa talaga compared dito sa atin. So, parang 1,100 pesos lang kung walang tarifa. So, kung pinataw yung tarifa, aabot ng 1,500 to 1,600. Yun ang protection na nagagawa sa mga magsasaka. So, itong free trade agreement na bago, medyo baka disadvantages sa atin kasi hindi tayo nakakompete sa China, sa Thailand, tsaka sa Vietnam. So, kung tinanggal yung tarifa, yun, maproblema tayo. Kaya yung first border na sinasabi natin, very important yan. Yung quality, dapat i-check natin para at least doon natin sila mahaharap, no? In a sense na dapat good quality lang pumasok. Okay. Pasendo, ang tanong ko naman, kasi alam naman natin, ayan, nilalaban niyo po yung sa border, yan, yung mga protection. Pero maliban dyan, ano pa bang aksyon ang ginagawa ng SINAG para sa ating mga small farmers? Meron ba tayong mga support, financial, may mga learning, parang mga seminar na ginagawa ang SINAG. Ano-anong mga binibigay nating suporta sa ating mga magsasaka? Lalo na ngayon na dumaan itong mga bagyo sa atin. Ang inaano natin is yung member kasi, yung kids group member. May action na eh. Kagaya yung last time, yung mga chicken group nagbigay ng mga chicken. Di ba? Tapos yung sa sector naman, yung sector naman ng baboy, dati nagbibigay sila ng bingit. So, iniwan natin yung function na mag doon sa mga its group para hindi madoble na. So sila ang nag-disperse, mga nagbibigay, no. Tayo ang more concern natin is yung batas na pwedeng gawin ng congressman at senado, yung RA 1085 845, yung smuggling of agricultural product as economic sabotage. Malaking tulong yung sa atin mga magsasaka kasi kung yung mga smuggled eh magpasok ng pasok lang, walang ipin yung batas, magkakaproblema yung mga magsasaka natin, no? So yung concentration natin more on kung anong ginagawa ng government and kung ano ang batas na pwedeng maayos. Yung hindi magawa ng kids group, kinoconsolidate natin para at least maibigay yung boses natin. So nakaka-influence tayo sa policy making ng gobyerno. Para yes. Ganito kasendo. So aside from the smuggling na batas sa smuggling, meron pa ba tayong ibang inilalakad or sinusuportahan ng mga batas na makakatulong sa ating mga magsasaka? I think itong rice tariffication, kung titingnan natin, yung 35% tariff na sinasabi natin, tayo rin ang humingi, no, na dapat i-maintain yun. Kasi yung protection ng mga magsasaka, kailangan na paproteksyonan. So, ang problema lang yung rice tariffication, yung NEDA kasi ang tumulong doon sa crafting ng batas, no? Ang dapat hingi namin doon sa mga hearing, doon sa Senado at Kongreso, na include kasi yung naibenta yung naibigay dati doon sa quantitative restriction, ang na-sacrifice yung pork and chicken, yung mga mechanically deboned chicken, yung opal ng baboy, binaba ng 5% tariff. Sa pork and chicken, dapat ibalik yung 35% na yung mga opals and yung MDM ng chicken, no? Pero up to now, hindi na ibalik. Dapat sinama sa batas yun, rini-request natin. Ang sabi ng NEDA, hindi na daw kailangan, automatic yun. So parang hindi maganda yung nagawa nila, no, na hindi binalik yung tarifa. So parang
hindi disadvantageous kung sa local producers. Pero we hope na no maiayos pa rin yun para at least bumalik na sa dating taripa dun sa mga MDM tsaka yung mga opals na tumaas na yung sa 35% para maproteksyonan yung local industry natin. Pagdasal natin yan. Pagdasal kasi natin. Kasi dumitanong ako bilang ikaw ang chairman ng SINAG, ano-ano ba mga problema ang pinagdaanan ng inyong grupo? Na hanggang sa ngayon ay pinagdadaanan pa rin at napagtatagumpayan naman. Maraming problema lang. lalo na sa ano no sa itong rice sector talagang maraming problema pero ang masasabi ko Amy no yung bigas dapat kasi yung production natin maski paano concentrate tayo sa production kasi itong Baguio na dumandi to dumandi ng Vietnam no dumandi ng area ng yung nagtatanim. So, expected na tataas ang bigas. Kasi tinamaan din sila. So, nakikita natin na yung bigas tataas din. Kaya mas maganda pa rin kung may local production na ano, kung hindi, kung dependent tayo sa importation talaga. Baka tumaas na masyado yung presyo. Diba? So, yun ang isang nakikita natin. Ayan kasi ito, may tanong ako, related din sa importation, kulang ba ang bigas natin? Bakit kailangan natin import? Dati ang kulang natin nasa 4 to 5% na lang. Pero dahil dun sa yung design ng rice tarification, yung mga ibang area na hindi kaya mag-compete, kasi gusto nila yung competition with other countries, maka-compete tayo. Ibig sabihin, dapat bumaba konti yung presyo ng bigas, bumaba yung presyo ng palay, kung anong support ang ibigay ng government. Ganon yung rice tarification. So, yun, madi-dislocate talaga yung ibang farmers. Nakita natin dun sa design kasi ng rice tarification. Is yung area na hindi maka-compete. Ibig sabihin, kung yung tinatamnan mo, palagi kang 3 tons na lang. Wala. Hindi ka hindi ka kumikita talaga. So, parang ang inaano nila, dapat higher production ka. Kung hindi, huwag ka mag-rise. Yun ang parang direction ng price tarification. Dapat umi-increase yung production. Kaya yung 5 billion na binigay sa SINS, no? Yun ang tatanungin natin sa DA ngayon kung ano na yung nagawa nila para mag-increase yung production side, no? Yung isang taon na ba? Rumanda? Lumaki ba? O wala pa rin? Kasi may tanong ako dyan, sabi nyo kasi dapat nag-increase na yung production, pero sa dami ng bagyo na dumadaan sa Pilipinas, hindi ba talagang ang laki ng epekto rin para hindi makaangat yung industriya ng sa rice po? Doc Lina, kasi yung dumadaan na bagyo rito, dumadaan din doon sa may ibang countries eh. Diba? So, kagaya ng Vietnam, dinadaanan din naman. Itong dalawang bagyo na Rolly tsaka Ulysses, dumadaan din ng Vietnam eh. So, dapat yung production, i-timing nila doon sa hindi dumadaan yung bagyo. Ibig sabihin, dapat yung irrigated area natin, yun ang dapat na ma-increase. Dahil kung makita natin yung panahon ng yield ng hindi tag-ulan, yun ang malaking yield. Eh. Mm-hmm. Dahil yung sa irrigated area, mataas yung yield. Dahil walang bagyo. So, dapat talaga is yung concentration, yung irrigated area, lumaki. Kasi kung season ng bagyo talaga, delikado magtanim.
Very risky talaga. Kaya ang hinihingi natin sa government, itong pagka-panahon ng bagyo, dapat may crop insurance na suporta galing sa DMA. Kasi may 1 billion pesos yun eh, di ba? So dapat may bigay yun. Para at least may protection na mga magsasaka. Kasendo, Doc Lina, Miss Amy, kung pwede ba akong magtanong? Sa dami ng advokasya mo, Kasendo, sa dami din naman ng hanap buhay mo sa agrikultura, ano yung saan ka may mas sense of fulfillment bilang isang negosyante o bilang isang may advocacy para makatulong sa magsasaka? yun ang tingin ko lang, kung lumakas ang production, kung may pera ang taong bayan, lalakas din ang pagbili. Di ba? Kasi kung walang pera yung tao, ito may pandemic, di ba? Walang pera ang tao. So, bagsak. Bagsak, di ba? So, ang importante is yung may pera ang tao. So, kung matulungan natin yung magsasaka, matulungan natin yung mga hog raiser, matulungan natin yung mga chicken raiser, na magkaroon ng income and may pera, parang umiikot yan eh. Kung makita natin walang pera mga ito, automatic, walang buying power. So, yung economy natin, talagang mahihirapan. Yung dati, kasi yan, chain reaction. Yung inaano natin na OFW na lang ang remittance, ang concentration natin. Eh ngayon eh, ang daming nagbawas, di ba? Nagbawas ng tao. Mga OFW natin. So, nakita nila na yung agriculture, very important. Di ba, yung huling speech ni Presidente, sinasabi, dapat support tayo yung agriculture. Kasi nakita na nila na kailangan natin yung self-production natin dito sa ating bansa. Tama kasi, no? Kasi di ba sa ibang bansa, pag sinabing farmer ka, ang taas ng tingin sa'yo eh. Dito sa atin, parang umiiwas na yung mga bata na pumunta sa agrikultura at doon na lang sila sa white collar job or blue collar job ang pinupuntahan, hindi yung agrikultura, which is nakakalungkot being an agricultural country eh hindi natin ma-sustain yung ating kumbaga industriya. Eh, ayun na nga, ang isang reason din kung bakit tayo mayroong ganitong palatuntunan, di ba, Miss Amy? Mag-agree na tayo para i-encourage nga, hindi lang ang mga OFW, kundi ang mga kabataan na pumasok din sa agrikultura. Kaya gusto natin, ipalabas yung mga iba, no? Yung mga ibang, hindi na concentrate siguro kasi yung mga kabataan ayaw magtanim, mahirap pagtanim, iniisip. Pero marami so, nagtatanim ngayon. Ngayon po, dumami na sila. Pero ang mga nakaraan, ayaw talaga eh. Alternative na gagawin, no? Yung mga gulay, gano'n, di ba? Tapos yung mushroom, pwede natin ipasok yan. And other, para at least ang iniisip kasi ng ang iniisip ng mga estudyante dati or graduate mahirap magsaka. Pero ngayon may bagong technology na hindi na kailangan, no, na magbabad dun sa isang field, di ba? Yes, yun ang ayaw siguro nila eh. Ako personally gusto ko tong show natin kasi ang dami kong natututunan, ang dami po palang mga bagong teknolohiya na nakakatulong sa ating mga magsasaka ngayon. Dati kasi kailangan mo talaga kung magsasaka ka, mano-mano mong puputulin eh, di ba? Ngayon, meron na mga harvester, meron na mga equipments. Ganon din sa ng mga manok. Ngayon, high-tech na rin po. Pati po sa baboy, high-tech na rin ang mga facilities natin. Sabi nga, meron pong mga naka-aircon. Kumbaga, ito'y mga innovation, mga bago sa atin. Kaya gusto ko po itong show natin. Pero kasi, napuputuloy ko muna ang ating talakayan. Babalik tayo sa Agree Ako Dyan.
tayo. Yan, pinutol ko kanina ang maganda nating usapan tungkol sa sinad. Kasendo, ayan, ang ganda ng tanong ni Dr. Cora kanina eh. Ano yung mas gusto mo? Yung isa kang chairman ng sinag o isa kang farmer? Bigyan mo nga ako ng ano, direct na sagot. Kailangan ano eh, kailangan may experience ka. Diba? Para at least mapag-usapan mo. Kasi kung minsan kung wala kang experience dun sa farming, tapos pag-uusapan dun sa discussion, mawawala ka eh. So, kailangan may actual experience ka. Yung ano nga, yung boiler, dati hindi ako nag-boiler. Noong nakita ko ang bagsak yung presyo, pumasok ako eh. Sabi ko, okay kaya yan? Sinubukan ko, talagang lugi. Grabe. Grabe. Okay. 10,000 a month, malulugi ka lang 200,000. Ibig mo sabihin, boiler mo pala commercial, hindi contract grower. Hindi. Pinasok ko lang para ma-feel ko kung paano, paano talaga, nasa lang break-even price, kung paano bang, ano, for the past, naka 7 cycle ako na 10,000. Wow. Siguro yung alim lugi. Pero kasi andong ang layer, pinasok mo rin? May layer din siya. Yung layer, matagal na. Okay. Pero itong... Mas stable din. Itong boiler. Nakita ko kasi nag-aangal ang mga boiler. So sabi ko, sige, subukan ko, tingnan ko. Pero yung break-even talaga, kung conventional ka, no? Abot ka ng mga 80 plus eh. 82 ang break-even. Yung tunnel bed, inaano nila, nasa 76 to 70. Napaka-fluctuating ng presyo ng broiler. So, makita mo, talagang lugi sila. Ang kasi sa agri, ang tingin ko is ano eh, kung magandang agriculture, para magandang ani, may buying power ang magsasaka. And yung magsasaka, siyempre, kung may pera yan, pupunta yan ng mga mall, di ba? Food stamp. Oo. Bibili sa supermarket, di ba? And magko-consume sila ng chicken, magko-consume sila ng sa mga restaurant ng pork. So lahat, gaganda yung economy. So automatic, in a sense na iniisip ko, is lahat makikinabang. So compared dun sa kung wala silang income, mahihirapan talaga. I think Doc Cora, Amy, tsaka Doc Alina, yung kailangan talaga natin is mag-improve lahat, no, doon sa local production. Kaya, ang iniisip ng ano kasi is against tayo sa import. Ang sa atin lang naman is kung enough yung local production, dapat suportahan ng local production. And nagulat ako pala, Dr. Cora, nung una ko, hindi ako namamasyal ng DA dati. Nung namasyal ako ng DA, siguro way back mga 7 years ago, nagulat ako eh. Namimit ko doon yung mga importer pala, hindi yung mga producers. Di ba, isang importer na kakilala ko, na taga-Pangasinan din, nag-import ng mga chicken. Head ng chicken yun sa importation. Sabi ko, ba't kayo nandito? Ito DA naman para sa local production. Sabi nila, ito kasi kami kumikita, dito sa importation. mas na natutulungan pa, mas nakakalapit pa sa DA yung mga importer kaysa sa magsasaka. Paano kaya natin matutulungan ngayon yan, di ba? Look, Cora kasi, sila ang kailangan nila yung marketing lang ng produkto. Oo. Oo, tayo, kailangan yung produce natin dito sa atin. Yun ang binabantayan natin. Hindi naman tayo pwede matutok sa DA dahil yung alaga natin, binabantayan natin. Yun ang problema natin. Yung bang pamilya mo, dati ng mga may palayan at saka corn, then si Doc, bakit itinuloy mo? Bakit ka napunta din dyan? Yung sa mga farmland, may mga farmland talaga.
Pero ang tinatanim talaga is yung mga area ng upper portion, mga mangga, yung mga... pero yung lower portion, yung rice portion, nag-start lang kami. Itong panahon ko, tsaka yung... Na, hindi sa... Tsaka yung corn, oo. Doon po naisip na, no, kailangan natin na, no, may sarili production. Maganda rin ba ang kita diyan sa pagpapatanim ng mais? Yeah, ngayon maraming sa tingin ko dadami yung silage kaysa yung grain. Mm-hmm. Ang nawala na production natin sa baboy, ang laki dito sa Luzon, eh, di ba? Baka ang consumption na nawala sa atin is kung 4 million heads average na yung inahin hanggang beef. Sabi mo, average sa isang araw nasa 1.5 kilos. Kasi yung inahin, aabot ng 2.5 to 3 kilos yan, eh, di ba? So, i-average natin, sabi natin, isang araw, okay, 1.5 kilos. Eh, ang laki nun, di ba? So, kailangan may alternative na pwedeng pumasok. Siguro yung livestock ay mga baka, camping, itong rabbit. Rabbit, oo. Itong tupa. Yun. Sa tingin ko yung corn silage eh, lalakas. Eh, may tanong uli ako sa'yo. So far, ano naman ang bago mong business sa agriculture? Like, may kambing ka na rin ba? May tupa ka na rin ba? Mahilig kang mag-explore sa agribusiness eh. Yeah, oo. Yung tupa, yung rabbit, mga 3 years na rin eh. Nag-start. Oo, pero itong tupa, nakita ko lang yung weight gain, mabilis eh. Ibig sabihin eh, compared dun sa itong goat, no? Yung tupa, pwede ka mag-additional ng feeds. Ibig sabihin, yung ratio ng feeds eh, sa isang tupa, ang weight gain mo eh, medyo mas malayo dun sa gaining weight ng goat. So, kaya ng kambing na mas gusto niya, puro mga forage. So, ang tupa, pwedeng concentrate, diba? Haluan. So yung gating, yung paglaki, medyo mas mabilis, di ba? And marami mong alaga ngayon? May 300 lang akong pinasok. Oh, na pure. Pero ito is, siyempre, ano pa yan, mga alak, yung alak. Bago pwedeng i-gawin meat, kasi kung yung purebred, mahal masyado, eh, di ba? Dok, na-curious ako, paano ba magsimula ang araw ni Casendo? Sa dami ng alaga niya, di ba? Pwede ko ba pipigyan ng alaga? Pag ginagawa mo sa umaga, start ka ba ng 4 o'clock? Iniigot mo yung car mo. Sige nga, Casendo, paano ba nagsisimula ang araw mo? Excited ako dun sa maliit na sisyo, yung nag-hatch. Yun ang palagi kong tinitingnan, yung sisyo. May binigay si Secretary Pinyol na breed ng chicken. Bali isang lalaki at dalawang babae. Ang ganda, naka 20 hats na ako sa buwan pa lang. Wow. Ano yan kasi na tuwing umaga, yun ang pinupuntahan mo, yung sisyu. Yes, yung sisyu kasi excited ako dun sa maliit na pero makita ko yung production and I think yun parang masaya kung nag-hatch yung itlog, di ba? Ano ang building mo doon, Casendo? Ano pa ulit? Anong poultry house mo doon para sa special breeder batch mo na yan? Ah, hindi. Free range ito. Oh, nga. Iniisip ko lang kasi maraming mga maraming nag-layer ngayon eh, di ba? Yung mga
mga figurine na nag-layer, eh baka mamaya sobra naman yung egg natin, di ba? Babagsak. So inisip ko, nag-experiment ako ngayon para at least i-hatch yung egg, di ba? Para at least eh, kung sumobra yung egg, baka pwedeng mag-produce ng cross-breed. Oo. Alam mo, Kasendo, kung ikaw meron kang dream din ano, na lumago ang mga magsasaka para in, maging yung buying power nila, lumakas din. Ako, kami ni Toklina, may konti din kaming dream eh, na sana lumago din yung mga backyard, mga small scale, hug and ano, para to feed the nation. And then itong malalaki naman, mga integrators, commercial, to feed the world. Yeah, diba? Yeah, doktora, pero kailangan natin mga doctor of, kagaya nyo, no? Yung mga vet na makakatulong. Kaya may sinusulong kaya na batas na dapat ipasa sa Kongreso at Senado. Dapat i-push natin yun para at least matulungan itong mga in general, kailangan natin eh. Oo, kailangan maliit. Natin yung bet, di ba? Mm-hmm. Yes. Thank you sa pag-recognize, Kasendo. And Dok Lina, total nagte-thank you na rin ako kay Kasendo na nag-promise siya na tutulungan niya tayo na maisapasa nga itong Animal Health Act natin. Mag-thank you ako sa kanya. Kasi nung the onset ng pandemic, tinakbuhan ko siya. Dahil tinatakbuhan nga tayong mga officer ng mga veterinarians na at first hindi sila kasama sa frontliners at saka sa ano na, maisya ng exemption. Pero lumapit tayo sa kanya, di ba? Siya yung tumulong sa atin. Oh, maraming salamat, Kasendo. Maraming natuwa at maraming nakapagtrabaho dahil dun sa issuance ng IATF. And since nakapagtrabaho ang mga veterinaryo, somehow, siyempre may factor din kung bakit ang agriculture, yung economic sector lang siya na nag-positive, lahat nag-negative, di ba? And also, nadamay din yung mga companion animal practitioners natin, yung mga small veterinary clinics and hospital. Kasi Kasendo, ang mga tao nung nag-pandemic, napagbalingan din nila yung mga alaga nilang hayop. Kaya, yeah, importante yan, Doc, eh. Kung wala itong mga bet na tutulo, eh, mahirap. Eh, ako palagi akong tumatawag sa bet eh, kung may problema. Kasi hindi naman natin linya talaga yan eh. Siyempre, kailangan eh, maturuan tayo or mamasyal yung bet eh. Kung wala sila, talagang delikado tayo lahat. Yes. Maraming hindi rin nakarota immediately actually nung nag-lockdown because ayaw nga silang patawirin sa mga checkpoint. And sabi nga nila, paano yung aking mga alagang manok at baboy na hindi ko mapuntahan kahit anong pakiusap, ayaw. So nung na-issuehan ng IATF IDs, doon pa lang sila, well, hindi naman freely nakarota, pero napuntahan at nabisita yung mga alagang manok at baboy. So, John. Yeah, Dok Lina, nagpapasalamat ka tayo kay ano eh kay Secretary Nograles, no? Secretary Anyo, Secretary William Star. At least in-action na nila agad. And ito is kung tutuusin, nakakatulong ito. Nakakatulong naman sa kanila 'yan eh kasi kung maraming magkakaproblema na hayop, lalo tayong lalong liliit yung production natin, di ba? Kasendo, may tanong ako sa'yo. Bilang host naman ng ating show, ano naman ang masasabi mo sa ating mga manonood? Ayan, ngayon pa lang kito hininga ng komento, ha? Bilang host ng ating show. Yeah, maganda, no? Kasi nakita ko na, ano eh, very encouraging ito na pwedeng makatulong sa mga gustong pumasok na agri. Ibig sabihin, eh, makakatulong. So, ang kailangan naman natin eh, makarating yung message natin sa mga viewer eh. So, sa tingin ko, makakatulong talaga ito. Ayan. Dok Lina, maraming salamat po kasi, Dok. Kamaya. sa mga susunod na araw pa, tayo rin yung magkakasama-sama. Dok Cora, sa susunod na mga araw, makakasama ko din po kayo. Dok Lina, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin.
I hope po na hindi ito ang huli at napakagaling niyo po. Maraming salamat din. Nakakapunan natin si Dok Lina. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin dito. Isang karangalan na mapabilang sa co-host ng programang ito. At sana hindi nga ito ang huli. Ako ay willing na tumulong sa mga susunod pang episode nitong programang ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Sa mga susunod na araw, magbabalik kami na may encouragement at kaalaman. Dito po yan sa Agree Ako Dyan.